Praise the Lord, mga kapatid! So, magipagbuklat tayo sa 2 Corinthians 7:1, mga kapatid. Sabi dito, yamang taglay natin ang mga pangakong ito na minamahal ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at sa espiritu. Pagkasagdalin natin ang kabanalan sa takot sa Diyos. So, pinamagatan kong sundin mo ang utos ng Diyos. Bakit natin kailangang sundin ang utos ng Diyos, mga kapatid? Maraming tao, maraming kabataan ang napapahamak ang kanilang buhay. Maraming kabataan ang napapahamak ang kanilang kaligtasan, mga kapatid. Maraming kabataan ang bumabagsak dahil sa kasalanan. Maraming kabataan ang naihiwalay sa Diyos, mga kapatid. Maging sa kabanalan sa pananamit, maraming kababaihan ang naaabuso dahil sa pananamit. Maraming kababaihan ang nasasayang ang kanilang buhay dahil sa pananamit. Maraming nare-rape na kababaihan dahil sa kanilang pananamit, mga kapatid. Maraming kababaihan, mga kapatid. Kapatid, kung sinasabi mong tinanggap mo na si Kristo, bakit walang pagbabago sa iyo? Kapatid, kung sinabi mong mahal mo ang Diyos, bakit walang pagbabago sa iyo? Ang ganyan pa rin yung pananamit mo. Sinasabi mo na mahal mo si Kristo, ngunit nagsusot ka pa rin ng maikli, mga kapatid. Ganyan pa rin yung pananamit mo, walang kabanalang nakikita sa iyo. Mga kapatid, ang tunay na pagbabago ay makakamtan mo sa pagsunod sa utos ni Kristo, mga kapatid. Pagdating rin sa pag-ibig, ang daming kabataan ang bumabagsak dahil sa pag-ibig, dahil sa maling pag-ibig. Ang daming kabataan ang nahihiwalay sa piling ng Diyos dahil sa pag-ibig, mga kapatid. Ang daming kabataan ang nasa putik ng kasalanan dahil sa maling pag-ibig, mga kapatid. Ang daming kabataan ang nadadaya dahil sa bugso ng damdamin. Sabi sa Jeremiah 17:9, ang puso ay mandaraya, sinong makakaalam nito? Kapatid, nadadaya ka na nga, gustong-gusto mo pa, mga kapatid. Hallelujah. Oo, mahal mo, pero tanong, kalooban ba ng Diyos yan para sa'yo? Kapatid, siyasatin mo ang puso mo. Siyasatin mo kung kalooban ba ng Diyos yan para sa'yo. Hindi, mga kapatid. Hindi na ito yung panahon para sa sobrang pagpapakasaya ng isang Kristiyano. Hindi na ito yung panahon para sa paisi-ising pananampalataya ng isang Kristiyano, mga kapatid. Mag-isip-isip ka, kabataan. Kung tayo pa ba ay nagiging liwanag sa mundong ito, kung tayo pa ba ay nagiging good example sa mundong ito, mga kapatid. Kung tayo pa ba ay nagiging ilaw sa mundong ito, kung tayo pa ba ay nagiging asin sa mundong ito, mga kapatid. Maging sa personal nating ginagawa, lahat makasanlibutan na. Imbis na ikaw yung magdala ng church sa mga makasanlibutan, ikaw na yung nagdadala ng makasanlibutan gawain sa church. Sinasabi mo na binago ka na ng Diyos. Sinasabi mo na mahal mo ang Diyos. Pero patuloy ka pa rin sa pag-email. Patuloy ka pa rin sa pag-TikTok. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy sa pag-TikTok. Sayaw dito, sayaw doon. Maging sa pagsagot sa magulang, mga kapatid. Wala nang galang. Puro na makasanlibutan. Hallelujah. Mura dito, mura doon. Wala nang kabanalan sa isang kabataan. Wala nang kabanalan sa isang Kristiyano, mga kapatid. Matthew 7:19. Bawat punong kahoy na hindi nangagbubunga ng mabuti ay tatapon sa lawa ng apoy. Hallelujah. Young people, gising! Gumising ka, kabataan! Hallelujah! Huwag na tayong magbulag-bulagan! Huwag na tayong magbingi-bingihan! Hallelujah! Dahil patuloy na tayong nilalamon ng sanlibutan. Patuloy na tayong na-impluensya ng sanlibutan ito, mga kapatid.
Kapatid, umiba ka dahil lingkod ka ng Diyos. Umiba ka dahil tinanggap mo ng Diyos. Hallelujah. Kung nais mong makamtan ang kaligtasan, sumunod ka sa kautusan. To God be the glory.